should never be introduced into the stomach. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood ngayong hapon pong ito. Doc, ang sarap isipin na nandito na naman tayo at ibabahagi na naman natin ng isang topic, ang isang episode sa atin pong mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, tayo po ay imbitahan po natin ang ating pong mga manonood na tayo po ay manalangin. Yeah, okay. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, sa oras pong ito ay muli naming hinihiling ang inyong presensya na siyang gumabay sa amin upang lahat po ng aming sasabihin at aming didiscussin ay maging makabuluhan at maging pagpapala sa bawat makikinig at pag-aaralan nitong mga bahagi naming ibinibigay. Tulungan kami at samahan ng inyong banal espiritu at gawaran din kami, Panginoon, ng wisdom at katalinuhan na nanggaling sa inyo. Hindi yung para sa amin sarili, kundi para sa inyong kalooban na magkaroon kami ng bahagi na maraming kaluluwa ang maabot sa pagkaalipin ng karamdaman. Maraming pong salamat, Ama, sa pagmamahal po na patuloy naming nararamdaman na kayo, Panginoon, ang laging sumusubaybay at nagkakaloob ng mga pagpapala at ang kayamanan ng buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Lalakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po na yung Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Doc. And sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga suggestions or mga prayer requests po, ay maaari niyo po yan isend po dito po sa Hope Channel North Philippines, dito po sa ating programa na Kaalamang Pangkalusugan. Ngayon hapon pong ito ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Hebrews chapter 4 verse 9, "There remains therefore a rest for the people of God." So Doc, ang ganda nito, no, na kailangan ng rest, ng kapahingahan. Actually, pag sinabing kapahingahan, ang tawag dyan, peace of mind eh. Yung tinatawag na wala kang kahit anong bigat na walang iniintindi, dinadala sa iyong puso at isipan. Mm-hmm. Mangyayari lang naman ito kung tayo ay papasailalim o mag-aaral tayo sa school ni Christ. Kasi ang Panginoon talaga, puro kaluwagan ng kalooban yung lagi niyang ino-offer sa tao eh. Kaya makikita natin, ang gusto talaga ng Panginoon ay magkaroon tayo ng ganitong uri ng kaligayahan, katiwasayan ng kalooban, kapayapaan, na hindi naman po pwede talagang mangyari ito kung wala tayong kalusugan. Dahil ang kalusugan ang sentro o yung medium na kung paano maabot natin yung tinatawag na kabuuan ng bahagi ng blessing na binigay ng Panginoon. Kaya nga laging may pamanhikan sa atin eh. Sa third dyan eh. Ano sabi doon, di ba? Lagi kong inuulit-ulit ito eh. Kasi paborito kong talata ito eh. Ang sabi nga, "I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." So talagang kitang-kita natin talaga na isang pinaka-vital o pinaka-importante na bahagi na kailangan ng mga tao, hindi lang sa bansa natin, kundi sa pambuong sanlibutan, yung edukasyon ng pangkalusugan. Na ito yung na-misluk, na kaligtaan, na pabayaan, na na-focus tayo dito sa material, na para bang iniisip natin yung kaalaman pangkalusugan, ang kaalaman pang sanlibutan, at kaalaman ng modernong kapaligiran, ito yung sentro ng kaligayahan. At isang bagay lang yung nagbigay sa akin ng paalala during that time when I was in the United States. Eh hindi pala pera yung sentro ng kaligayahan, dahil naranasan ko yan. Na pag ang kalusugan pala ang binawi o kaya nawala sa iyo, mawawala ng halaga lahat. Kahit gaano karami pa yung naipon mo, kalungkutan ang magiging kapalit nito. And that's what this message all about. Na maintindihan talaga natin at maintindihan natin mga viewers ngayon na napakahalaga ito. We are not talking about something very ordinary discussion. Especially every Saturday, nandito tayo. Pero ang gusto kong bigyan ng daan, sana mabalyo nila
na itong ginagawa natin, ito yung tinatawag na gawain ng Panginoon nang siya ay nasa sanlibutan. Pinagagaling niya lahat ang may karamdaman. Amen. Ang ganda, Doc. At sa atin pong mga manonood, ano, kasi nung mga previous episodes po natin ay talagang diretso po talaga yung ating mga pinag-usapan tungkol, Doc, sa mga hindi akma o hindi, kumbaga, nakakasama sa atin pong katawan. Kaya ngayong hapon pong ito ay ipagpapatuloy po natin yung mga kaibigan. Kaya kayo po ay tumutok dahil ang topic po natin ngayong hapon pong ito ay cheesy cheese. So, Doc, marami ang nagpapalaman yan. Marami ang gumagamit yan sa kanilang mga tinitinda, kumbaga, dahil malinamnam eh. Wala tayong magagawa eh, kasi pag pinag-usapan kasi natin ng natural medicine, siyempre, we are actually more on what you call that, focusing dun sa tinatawag na main cause. Eh, siyempre, pwede ba naman natin na kakaligtaan ito? Eh, talaga namang bihira naman tao naman talaga yung hindi kumakain ito. Hindi ka man actual na kumakain ng direkta, pero inihahalo din ito eh, sa ibang mga pagkain na kinakain ng tao. Kaya ang pinakabahagi natin dito, kaya nga lagi kong binibigyan ng daan yung bato-bato sa langit. Sana naman maintindihan ninyo, ang tamaan ay magbago. Bakit? Mas masarap mabuhay ng walang sakit. Dahil pag nagkasakit ka na, hindi ganun kadali. Naranasan ko yan. Kung paano natunghayan ko yung misis ko. Kung anong hirap yung kanyang pinagdadaanan. Pero dahilan sa regalo na kaalaman ng Panginoon, pinahintulutan niya na maging daan ito para makarating ako dito sa ganitong uri ng gawain na na-value ko. Na yung palang simple lifestyle o yung diet na binigay ng Panginoon sa ating propetisa Ellen G. White, eh yun lang pala yung kasagutan. Kaya sa sobrang kasimplihan, para bang sabi ko nga, too good to be true. Change of lifestyle. Kaya isang point na kuminsan ang dami nating gustong madinig o mapag-aralan na kung ano pa man, pero pagka nakita natin itong will ng Panginoon at in-appreciate natin itong regalo ng kaalaman ng pangkalusugan, dito natin maaalala na kahit sino pwedeng maabot ito. Hindi ito mahirap. Mahirap lang sa isang tao na ayaw mong isuko yung panlasa mo. Doon sa design ng Panginoon, kung paano maibalik niya yung kalusugan na siyang sentro kung paano magiging mapayapa at magiging masaya at paano natin ma-enjoy yung tinatawag na kayamanan na ibig ng Panginoon na makuha at ma-enjoy ng mga anak niya. Amen. It's just very simple. Kaya nga pag nag-uusap tayo, pinag-uusapan natin dito yung pinanggalingan, eh siyempre, pwede ba natin hindi uugatin ito? Eh ito palang mga, alam mo na, itong cheese na ito. Sa Tagalog, ano ba yung cheese? Keso. Keso. Dako po. Sobrang sarap talaga yan. Pero wala tayong magagawa. Eto na. Siguro simulan na natin. Yes, simulan na natin sa mga... Tutok lang. Kasi talagang medyo madugo ito. Kaya sa atin pong mga manonood, sa topic po natin ngayon, ay maaari nyo pong isend ang inyo pong mga questions, yung mga suggestions nyo po, or yung mga comments nyo po sa atin pong topic ngayon na cheesy cheese. So, Doc, bago natin simulan, gusto din natin magbigay sa kanila ng isang ibahagi sa kanila yung matatagpuan natin sa Councils on Diet and Foods, page 369. It was decided that at a certain camp meeting, cheese should not be sold to those on the ground, but on coming to the ground. Dr. Kellogg found to his surprise that a large quantity of cheese had been purchased for sale at the grocery. He and some others objected to this, but those in charge of the grocery said that the cheese had been bought with the consent of brother. Siyempre, hindi dito nakapangalan, Doc. So sabi po dito, ituloy po natin, and that they could not afford to lose the money invested in it. Upon this, Dr. Kellogg asked the price of the cheese and bought the whole of it from them. He had traced the matter from cause to effect and knew that some foods generally thought to be wholesome were very injurious. So, Doc, before natin bigyan ng kumbaga parang i-digest yung kung ano yung nakalagay dun sa Councils on Diet and Food, sino ba si Dr. Kellogg? Diba? Sino ba si Dr. John Harvey Kellogg? Actually, sumikat ito during his time eh. Kasi siya yung isa sa nag-represent ng Battle Creek Sanitarium eh. Isang medical doctor ito na yung area niya ay binigyan niya ng
kahalagahan yung side ng nutrition. At isang, nasasabi ko na successful businessman. Siguro kung nakikita niyo yung kilog na yung cereals. Yes. Actually, sa kanya nang galing yan. Siya yung pinaka nagsimula niyan. Mm-hmm. Kaya dito natin makikita yung concern, yung tinatawag na pagiging agresibo nila pagdating doon sa mensahe ng Pangkalusugan. Kaya isang part yan, nasabi ko nga, napaka-bless tayo dahil just imagine kung iti-trace back natin ang kasaysayan at yung kung paano sinimulan ng Panginoon sa Seventh-day Adventist yung liwanag na ganito. Isang napakalaking challenge. Alam pa kung bakit? Kaya nasabing napakalaking challenge as a Seventh-day Adventist. Eh, napakalaking Adventist kumakain ng cheese eh. Bakit ganun? Hindi ba? Dapat malaman natin na nag-advance tayo. Na dapat tayo yung mismo yung halimbawa tungkol dito. Kaya isang bahagi na dapat natin tanggapin na talagang maging humble talaga tayo. Paano gagaling ating mga kapatiran? Paano maituturo naman sa iba itong mensahe ng Pangkalusugan kung hindi natin mismo na-appreciate at ating nararanasan na tayo mismo lumayo sa mga pagkain at napakahabang taon na ang nakakaraan. Kaya nga lamang dumating itong aklat ng Councils on Diet and Food, dito tayo nagsimulang naliwanagan. At yan ay naging isang benefit namin ng aking may bahay. Nang nagsimula kami mabasa ng sarili nating material, hindi lang sakit niya yung pinagaling niya, kundi napakaraming mga tao yung na-bless dahil hindi ko kayang tiisin sa sarili ko na hindi ko ituro dahil alam ko mananago tayo. And that's what medical missionary all about. Dahil ito pala mga librong ito, part na ng medical ministry. Now, once you introduce the book, especially Councils on Diet and Food, Medical Ministry Book, Councils on Health, the Book of Temperance, actually, you are representing the Lord. Kasi ang God ang nagbigay. Hindi alam ng ating propetisa yung mga libro, yung mga sinulat niya tungkol sa Pangkalusugan, ibinigay ng Panginoon yan, purposely, hindi para sarilinin ng mga Seventh-day Adventist, na para bang ang isip nila, tayo lang ang mayroong ganitong uri ng biyaya. No, hindi po. Tayo po talaga ay mayroong mabigat na patungkulan tungkol dito sa liwanag na ito. Amen. Nako, na-pressure ako doon, Doc. Ngunit alam niyo po ba, mga kaibigan, hindi lang po yan ang nagsasabi or nagsasaad tungkol po dito sa keso or sa cheese natin. Another citation po sa Councils on Diet and Foods, page 368, butter is less harmful when eaten on cold bread than when used in cooking. But, as a rule, it is better to dispense with it altogether. Cheese is still more objectionable. It is wholly unfit for food. Hindi pala to pagkain. So hindi pala talaga siya naaakma na pagkain. Kaya nag-vegan ako eh. Kasi nalaman ko na itong mga kung paano binubuo itong cheese na ito, ito yung nanggagaling pala ito sa mga gatas na sinisira muna yan bago maging keso. Bulok na gatas. Mm-hmm. Eh, siyempre, katawan natin, kailangan natin fresh. Mm-hmm. Eh, bakit natin papasokan ng ganyang uri ng pagkain? So, ibig sabihin, di ba isang blessing, di ba isang napakalaking katuwaan para sa akin? Na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, bilyon-bilyon ng tao, meron tayong ganitong uri ng wisdom. Na sabi ko nga sa sarili ko, hindi lahat ng tao ay merong karapatan o kakayanan o kaya na may tsansa na makadinig ng ganitong uri ng kaalaman na ibinigay ng Panginoon sa isang babaeng walang pinag-aralan. At nang nabasa ko lahat itong aklat na ito, doon ko na-realize kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga anak niya. Mm-hmm. Ngayon, ang point dito, na-appreciate naman kaya nila yung tinatawag na gift na talagang pinili, special ka. Mm-hmm. Alam mo, pag pinili ka na special na tao, for example, sa napakarami mga tao, isa ka nandoon, at specified yung pagkain na para sa'yo, hindi yan tinatawag na kalungkutan ang ipapalit nito. Kundi maligaya ka, bakit ako yung inilagay dito? Ganun pala tayo mga Seventh-day Adventist. Talagang pinili ka. 1800 pa ibinigay itong Pangkalusugan na ito. Para makasiguro yung Panginoon na i-hand natin itong liwanag ng Pangkalusugan, hindi para sarilinin, kundi para ibigay din naman natin sa iba. Kaya ito yung napakagandang bahagi na sabi ko na sa sarili ko, Lord, I've been blessed with this so much amount ng truth
Kaya greater light ang binanggit ng ating propetisa. Talagang hindi natin po pwedeng ikumpara ang liwanag ng Seventh-day Adventist sa ibang mga denominasyon. I'm sorry to say that. Kaya ako nasabi yan, nasa atin lahat, itong tinatawag na sikreto, ng tinatawag na pangkalusugan, na ngayon ay sumisikat na sa buong sanlibutan, itong tinatawag na natural medicine. Salamat, Doc. And sa ating pong mga manonood, meron po akong katanungan sa inyo. Do you actually know that cheese is saltier than seawater? Kung nakalunok na po kayo o nakainom ng by accident po na nasa karagatan kayo, syempre nakatikim na tayo, Doc, ng ano, di ba, yung lasa. Ay, naku, ang ng alat seawater, niyan, grabe diba? Yan. Talagang masusuka ka diyan. Pero ang sabi po sa research, ang keso daw po ay mas maalat sa tubig dagat or yung sa ating pong seawater. So, Doc, tell us about cheese. Ano pa ba yung alam natin tungkol sa cheese? Actually, ganito yan eh. Merong neutralizing effect kasi ang cheese eh. Pag kinain mo, parang na-accept ng body mo yung taas ng alat niya. Pero pag kumain ka ng actual na salt o kaya yung seawater, hindi matolerate ng body mo. Kaya meron tinatawag na, hindi ba merong mga certain type of terminology o word kung tawagin ni plasmid para makapasok sa loob ng ating katawan. Lalo-lalo na yung mga sa ating absorptions ng mga nutrients na ating kinakain. So pag kumain ka ng cheese, hindi mo mararamdaman na maalat yung kinain mo. But in reality, matindi yung salt nito. Kaya talagang number one, lalo-lalo na may mga sakit sa puso o may mga mataas ang blood pressure, eh talagang lalong tataas ito. Na talagang may sasuggest ko talaga na umiwas tayo dito. Pangalawa, alam natin ang mga bulok na gatas yan, na matagal pang ang panahon yan bago pa ini-stack yan. At pag chinek mo nga yung bacterial count niyan, siguro i-serve na lang sa internet. Makikita nila, di ba may discuss tayo na yung baboy, 95 million per gram. Yung beef, 75 million per gram. Yung isda nga, 50 million per gram. Ngayon, ang point dito, ito bang mga bacteria ito? Di ba mayroon tinatawag na aerobic and anaerobic? Mayroon tinatawag na pag ang katawan mo ay maraming bacteria, mabaho eh, di ba? Kaya makikita natin yung mga kilikili natin, di ba? Pagka naamoy natin, sobrang baho na. So, ibig sabihin, merong... May problema. Meron kang potok. Ibig sabihin, hindi yun ang problema, kundi kailangan malaman mo bakit meron ka nun. Ganun din naman sa bad breath. Pag mabahong hininga natin, either may sira yung ating ipin, o kaya nanggagaling yan sa loob ng ating tiyan, sa loob ng ating bituka. So, it means, ay meron tayong tinatawag na... bacteria na hindi maganda na dumadami sa loob ng katawan. So ito yung point na itong cheese na ito, mapapansin mo, ibang mga amoy niyan. Meron ka namang naamoy na cheese na pleasing ang amoy? Katulad na nga lang ng bagoong, ang sama ng amoy. Eh pero bakit kinakain ng tao? Eh mga bulok na bacteria yan eh. Kung alam nila kung paano gawin ng bagoong, antindin yan, hindi biro yan. Kaya nga sabi nga nila, kung alin pa yung hindi maganda yung amoy, yung pa doon yung... Yung pa yung gusto ng tao. Hindi ba yung mga buro? Binubulok muna. Ang tao niya binuburo. Eh, gustong-gusto naman yung mga burong bigas, burong isda. Na isang bagay na hindi ko mai-recommend na ating makasanayang kainin. Salamat, Doc. And sa atin pong mga manonood, ano, konting kaalaman lang po dito po sa atin pong keso or sa atin pong cheese. It is mostly made of milk. So gatas po ano. So at the same time, ito pong keso ay meron po siyang calcium, may protein, andiyan yung iba't ibang mga vitamins kumbaga na matatanggap din ng ating katawan na nourishment kumbaga or nutrients. Pero ito din po katulad nung nabanggit kanina ni Doc na nakakapagtaas ito ng ating blood pressure. Ano pa yung iba pang mga sakit na pwede nating makuha sa pagkain natin ng sobrang alat, 'di ba, Doc? Grabe, matindi yung sobrang alat kaysa doon sa tubig dagat natin. Pero ano? Ibig lang kung dagdagan yung binanggit mo eh. May mga source kamo ng minerals, ng protein. Pero hindi ito na sa kategorya na fresh eh. Denatured to eh. Bagaman nandoon yung, hindi ba, for example, kumuha ka ng tubig na wasa, okay naman yan. Talaga naman. Pero ang tanong, may mga calciums yan. Ang tanong, anong calcium yung nandun? Is it nasa kategorya ng food grade?
Siyempre sabihin nila, no. Siyempre sa test, mm-hmm. di ba, may mga inorganic material at mayroong organic material. So pag pinag-aralan natin yung area na medyo mataas na antas, na may kinalaman doon sa mga inorganic material o organic material, makita natin na hindi siya nasama doon eh. Sa organic material eh, na accepted ng body. Mm-hmm. Kaya kung tayo titingin sa mga value, siyempre, kunyari may protein, may calcium, may potassium, and so on, tingnan natin kung ito ay nasa area ng, kumbaga sa mga Hudyo eh, ano yun, kosher ba yun? Yung meron silang nilalagay eh, na inaano nilang mabuti kung talagang ito ay... Kung ito ay pitted, na talagang hindi makapagbibigay ng harm sa loob ng ating katawan. Kaya pag pinag-usapan natin ng cheese, I'm sorry, talagang more ano yan, more baka pagpapabigat lang, masarap. Pero pagdating sa loob ng katawan, ay masasabi ko na iwas. Dito na lang tayo sa normal na meron namang mga pagkain naman na makukuha naman natin na yung calcium, yung protein, na hindi naman natin kailangan pang mag-sacrifice. Mm. Salamat, Doc. And sa ating pong mga manonood, isa pong pag-aaral tungkol sa isang pizza brand a few years ago, yung sales po nila ay bumabagsak. So, the restaurant changed its entire pizza recipe. So, isang pizza brand ito, Doc, no? And at the same time, they launched a big marketing campaign and Americans love the change. So, yun yung parang hint natin sa kanila, Doc, sa atin pong mga manonood. It's an American brand pizza na talagang nag-change sila ng company na pinagkukunan ng cheese at ano kaya yun. So, in New York Times, sa New York Times Magazine po, ay doon po nakalagay yung isang pizza brand na nag-team up sila together with a company called Dairy Management. And it says there, to develop a new line of pizzas with 40% more cheese. And consumers devoured the cheesier pizza and sales soared by double digits. Talaga nga naman, Dok, kasi malinamnam, nakatikim ako niyan, Dok. Talagang malinamnam nga naman talaga kapag may keso. Pero, syempre, ano ba yung kanina nating ibinahagi sa kanila, no? Na makakasama ito sa atin pong katawan. Kaya, yung mga may mga karamdaman, talagang masasabi ko na talagang magiging ano lang sa kanila, yung pabalik-balik lang sila dun sa paggamutan. Kasi hindi nirurut o hindi inuugat o hinahanap yung pinanggalingan. Katulad niya nung nabasa natin kanina sa Council on Diet kay Dr. Kilog, talagang kita mo naman yung sangayon dun sa istorya. Mm-hmm. Talagang binili nila. Mm-hmm. And pinakilala nilang mabuti yung cause and effect. Ito, ang pinag-uusapan lang natin, binanggit natin itong gatas. Dito binubuo itong binulok na gatas na ito na kung tawagin niya natin ay cheese. Pero ang tanong, saan ang galing yung gatas? Siyempre, katulad niya nung lagi natin dinidiscuss na marami na nga yung mga modern type of technology na mayroong mga RGVH, yung tinatawag na recombinant bovine growth hormone, na para mabilis mag-lactate ang baka. Alam mo ba ngayon, ang pamamaraan, nung araw kami sa probinsya, pagka kami inom ng gatas ng kalabaw, hawak ng father ko yung daddy ng kalabaw, dahan-dahan yan, pinipigayan. Yun yung tinatawag na manual. Sa ibang bansa, ang pamamaraan na ngayon, nakasamasin na yan. Talagang yung pag-suction. Oo, kaya dumudugo yan. Kaya ang kulay ng gatas, hindi naman kulay puti eh. Pink. Nilalagyan na lang ng food coloring yan na para pumunti yung kulay niya. Mm-hmm. And at the same time, meron silang ibinibigay na pagkain na para mabilis silang mag-lactate. Mm-hmm. So, nakahalo na sa gatas yung growth hormone. Kaya marami yung nagkakaroon ng tinatawag na sakit na lalo sa kababaihan, pag tumaas o nagkaroon ng abnormality, yung hormonal imbalance, kung tawagin, ang tinatamaan ng reproductive organ, either breast or matres or yung ovary. Sa lalaki naman, prostate. Pero hindi pa yon. Ano naman kaya yung pinakain sa mga baka ngayon? Karamihan niya, sang ayon niya sa atin na pag-aralan, na may mga pagkain na pala na kung tawagin ay bone meal. Mga giniling na patay na hayop dahil ang gusto nga nila ay mabilis na lumaki. So ito yung point na dugtong-dugtong to. Kaya kawawa naman yung napakaraming mga tao na nagkakaroon ng problema, lalo-lalo na yung CJD, yung Creutzfeldt-Jakob disease. Kung tawagin sa sakit na yun, mad cow naman sa baka. Dahil nakakain ng baka,
ng flesh food na hindi designed para sa katawan nila, dahil damo talaga yung design para sa kanila, kaya nagkaroon ng sakit yung baka, inuuntog yung ulo sa dingding, hanggang mamatay sila. It means, sira na yung brain. Nagkaroon ng spongiform. Nagkaroon ng prion protein na nakaabot sa brain. The same thing sa pagkain po ng animal product, na pag nakakain tayo ng cheese na nanggaling doon sa baka na may sakit na mad cow, pwede tayong magkaroon ng sakit na mad cow. Na kung tawag ni Creutzfeldt, Jakob disease. Na ang problema nito, magkakaroon ka ng spongiform sa brain, magiging malimutin ka, parang similar sa Alzheimer. At yun yung point ni Dr. Tam. And gano'ng karaming mayroong problema ngayon sa buong mundo sa pagiging malimutin. Kaya maraming mga kalalakihan dyan, nako, ingat po tayo lahat dyan. Maraming mga mister, nalilimutan nila yung may asawa sila pag malayo sa loob ng kanilang tahanan. Kaya yung pagiging malimutin, dapat po yan ay ating agapan, bantayan. At siguraduhin natin na lahat ng ating kakainin at lahat ng ating ipapasok sa ating bibig, binanggit po yan sa Aklat ng Corinthian 10:31. Isipin muna natin. Gamitin muna natin. Itong tinatawag na katalinuhan, ito bang kakainin ko ay makapagpapalusog at mag-glorify ko ang Panginoon na nagbigay ng buhay. Kaya tayo ay binigyan ng ganitong uri ng kaalaman. Kaya itong ating pinag-aaralan, ako'y naniniwala, it is really a life and death message. Kasi dalawang pagpapakamatay, isang hulugan at isang biglaan. Na ayaw natin na tayo ay makasama doon. Sa alam mo na, nadinig mo na, pero sa kadahilanan na hindi mo pigilan yung kahinaan mo, ako'y naniniwala, we'll be accountable before the Lord. Salamat, Doc. And sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan, ay isend niyo po yan dito po sa Hope Channel North Philippines at sa mga numero po na magfa-flash sa inyo pong screen. So ituloy natin, Doc, kasi sa yung Physicians Committee for Responsible Medicine ay nagkandak din sila ng isang research. And you know what, my dear friends, Americans eat more than 33 pounds of cheese per person per year. 3 times more than they did in 1970. Nasa 2021 na tayo ngayon, Doc. Yeah. Pero dati pala 33 pounds of cheese. Ang dami nun. And our country is more obese than ever. Ito po ang sabi nila about the cheese. Cheese is a high-calorie product loaded with fat, sodium, and cholesterol. And typical cheeses are 70% fat. And the type of fat that they contain is mainly saturated fat or yung bad fat na tinatawag natin, Doc. Diretso sila, no? Hindi lang bad fat ang dapat itawag dyan. Killer fat. Killer fat talaga, Doc, no? Talaga matindi. Killer 70%. Yan, killer, killer. Ayan. And at the same time, according po sa Harvard Publishing, nag-post po sila ng mga healthy and harmful fats. So, ano ba yung mga healthy and harmful fats natin, Doc? Ang masasabi ko na napakaganda itong buko natin. Pasensyahan. Talagang we have the best one in the country. Bakit? Wala namang buko sa Russia, wala namang buko sa Amerika, walang buko sa Europe. Mm-hmm. Saan maraming buko? Bansa natin. Kaya pinagmamalaki ko, kaya yung mga gusto mag-vegetarian, eh talagang masasabi ko, wala tayong may dadahilan. Talagang Philippines is number one. Pangalawa, yung omega-3, nakukuha sa merong flaxseed. Ang flaxseed oil, the best omega-3. Kaya yan, kung minsan, isang kutsara, iniinom ko yan. Marami tayong mapagkukunan ng mga magagandang mga natural fats, lalo na sa pag ikaw ay health conscious na, katulad ng olive oil natin, katulad ng extra virgin coconut oil. Huwag tayong matakot dyan, basta cold fresh. Pero ako, mas gusto ko yung buko. Sa umaga, talagang yung isang buko, uubusin ko yan. Parang pag minsan nga do, kulang pa yung isang buko, ano? Ay, talagang enjoy na enjoy ako kasi alam ko totoo eh. Mm-hmm. Alam ba kung bakit ganun ako ka-excited pag kumakain ng buko? Kasi alam kong meron na naman akong ilalagay na alam kong totoo sa katawan ko. Mm-hmm. At nakikita ko naman yung beneficyo eh. Mm-hmm. Alam ba na pag ako'y naglalaro, laging binabanggit ito dahil naglalaro ako ng basketball. Basta sa umaga, ang dami kong buko. Saging. Susupply ang katalaga, kamote. Mm-hmm. Yung lalalbusan ko. Simple lang. O eh bakit nakakalaro ako ng napakadami, yung mga kabataan, humihinto na. Pero ako, still okay pa.
So ito yung pinopoint ko na talagang, is this a matter of choosing kung ano man yung the best food na yung kakainin. Kaya pag pinag-usapan natin itong mga good fats nito, eh palitan na lang natin yung mga masasabi nating mga killer fats. Kasi mas gusto ko nang gamitin yung term na instead na bad fats, killer fats na lang. Oo nga naman talaga, Dok. No? Kasi nakakasama talaga, papatayin talaga tayo. Papatayin tayo eh. Bakit totoo naman talaga na hindi naman tayo gumagawa ng kwento rito? Mm-hmm. Ano ba naman ang ating mapapala para ubusin natin yung panahon natin na ganito? Mm-hmm. Sabi nga nung misis ko sa akin, may edad ka na. What is your... Sabi ko, may edad na ako. Yun na akala nila. Pero sa feeling ko, hindi naman ganun yung pakiramdam ko. Mm-hmm. Ang pakiramdam ko sa sarili ko, ay talagang ito pa lang yung, kumbaga, sa pinaka-peak ng buhay ko. Sabi ko nga sa sarili ko, isang bagay na blessing. Kaya nga nung minsan, pumunta rito yung bumisita sila, Pastor Magane. Eh, sabi ba naman sa akin eh, nung kasama niya, isang elder, Dok, ang ganda ng likod mo, parang hindi likod ng matanda. Sabi ko, dahan-dahan ka ng pagsalita, nakakasakit ka na. Sabi niya, bakit po? Sinabihan mo ako matanda. Eh, hindi ko pa naman talaga tanggap na matanda ako. Pangalawa, hindi ko kinukonsider ang sarili ko as matanda. Ingat-ingat ka. Ang sakit mo magsalita. Parang hindi mo pa kasi ramdam, Dok, yung mga signs of aging. Kasi kumbaga, yung edad ko na ganito, ang pakiramdam ko, hindi, ito pa lang yung kabinataan ko eh. Ang feeling ko, dito ko ini-enjoy lahat eh. I could still play basketball. Lahat ng uri ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Na-enjoy ko talaga. Naabot ko yung pangarap ko. Mm-hmm. Yung kalusugan na wala akong maintenance. Normal yung life ko. O bakit ko ikikibap ito? Kaya sabi ko nga, good news ito sa lahat. Na huwag naman tayong komo may edad na. Akala ninyo matanda na. No way! Hindi tayo matanda. Tumatanda lang tayo dahil may sakit tayo. Mm-hmm. Tingnan mo yung during biblical time. 100 taon. Normal. Tapos ngayon, pagdating mo ng 66, 67, 70, sasabihin nila, matanda na. No way! Anong matanda? Kumain tayo ng tama, mag-vegetarian tayo, mag-exercise tayo everyday, mag-8-2-7 tayo, itayo natin ang pamantayan ng pangkalusugan at huwag nating papabayaan ang ating katawan dahil regalo ng Panginoon yan sa lahat ng kanyang mga nilalang sa sanlibutan. Amen. Parang tapos na, Dok, yung episode natin ngayon. Hindi, nagugulat lang ako eh. Siyempre, hot ako ngayon eh. Alam mo kung bakit? Eh, dami kasi kumakain ng cheese eh. Totoo din yan, Dok. Kanina, Dok, nabanggit mo na, Dok, yung... Magiging sipunin ka pag may cheese ka at lagi ka may sore throat. Tapos punta ka ng punta sa paggamutan, bili ka ng bili ng gamot. Eh, ang problema mo, yung kinakain mo. Magpakatotoo tayo. Sayang ang pera. I mean, why not just open our eyes? Bigyan natin ng konting daan ito. Dahil nakitang-kita ko, kahit, I'm sorry to mention, napakaraming Adventist kumakain ng cheese. At doon, yun ang kinalulungkot mo, Dok? Doon ako nalulungkot. Pero, Dok, kanina, dadagdagan ko siguro yung lungkot mo, Dok. Pero dadagdagan ko naman ng kasiyahan ang ating pong mga kababayan at yung mga nanonood sa atin ngayon. Kasi, Dok, nabanggit mo kanina, Dok, yung mga good fats natin, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ibabahagi naman namin sa inyo yung mga bad fats na nilagay at pinost talaga ng Harvard University. So, nakalagay dyan yung ating pong saturated fats at yung trans fats. And yung mga example niyan ay yung ating red meat, yung ating butter, yung cheese, yung ice cream, at yung partially hydrogenated oil na makikita natin sa mga ingredients na binibili natin. So at least may awareness na. Mm-hmm. Yun ang importante. Because I believe that we have to create more awareness to public, to give them a chance to i-differentiate nila. Ibig sabihin yung bang i-pre-qualify nila. Ibig sabihin yung bigyan nila ng tuon ito. Dahil wala namang taong, sa normal na tao, walang gustong magkasakit. Kaya lang hindi talaga nila alam. At marami rin naman kaming naranasan na maraming naluluha during our seminar. Dahil doon ko nakita na napakaraming mga tao naghihintay lang na madinig nila na mayroong ganitong uri ng kaalaman. Na iniintay lang pala ng mga kababayan natin na mayroong maglakas ng loob at bigyan ng daan. Itong tinatawag na bahagi ng pangkalusugan. Naririto po kami, hindi para siraan o kaya naman eh para bang wala na bang makakain. Ang tangi po naming purpose dito, naniniwala po kasi kami na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Amen.
walang karapatan para itago mo kung ano yung alam mo na napakaganda na magiging blessing sa napakarami mga Pilipino. Mm-hmm. Kaya ito po yung aming mitiin dito. Dalangin niyo po kami dahil alam po namin na napakalaking tulong na lahat tayo ay magkaroon ng kalayaan, kapangyarihan, na mapalaya tayo dito sa pagkaalipin na ito po kung tawagin ay gawain ng kaaway ng ibig ng Panginoon. Sama-sama ang lahat ng mga tao na makinabang sa regalo ng buhay na yan ay nanggaling sa Panginoon. Amen. Ngayon po mga kaibigan, handa na ba kayo sa itatanong ko? For sure, katanungan nyo din ito kasi kanina napahapayawan na ni Doc kung bakit ito na po yung katanungan ko mga kaibigan. Bakit kaya may amoy o nangangamoy itong mga keso natin? At kanina Doc, di ba, shinare mo sa amin yung kung bakit siya nangangamoy at dahil ito sa mga bacteria. Okay, so babasahin po natin ano mga kaibigan. Sa atin pong pag-aaral, nakalagay po sa Harvard University research sa publishing nila that bacteria are needed to age certain cheeses which contribute to a cheese's smell, flavor, and texture. The strongest smells are often concentrated in the cheese's rind or outer covering, which develops naturally as the cheese ages. Yung parang binubulok nga, ano Doc? Mm-hmm. And at the same time, ito na po mga kaibigan. Before the rind forms, a soft ripened cheese is first washed in a brine solution that contains bacteria, the same species that is responsible for human foot, paa, and body odor. So, Doc, isipin mo yung nangangamoy na paa at yung may amoy na katawan. Yun pala yung same bacteria na makikita natin doon sa atin pong mga keso. Matindi, Doc, no? Kaya pala, ang amoy niya talagang, alam mo na, naamoy talagang hindi naman kaaya-aya eh. Isang leso na nga yun eh, isang paalala na nga eh. Kaya lang kung pagka minsan, pinapatay mo na yung amoy na yun eh. Alang-alang lang dun sa lasa na magugustuhan mo. Kaya ito yung point na, sige, go ahead, tuloy natin. Ayan, tuloy na naman natin. Kasi do kanina, binahagi na natin sa kanila yung mga pag-aaral ng Harvard na tungkol dun sa mga research ng Harvard, sa mga good fats natin. Ngayon, Doc, syempre, napag-usapan din natin kasi matatagpuan nga naman, may calcium nga naman dahil may gatas ang keso. Ano, isipin mo lang, excuse me, isipin mo lang, bakit binigyan tayo ng Panginoon ng panlasa? Mm. Binigyan tayo ng Panginoon ng pangamoy. Mm. Binigyan tayo ng mata. Binigyan tayo ng brain. Mm-hmm. Para isipin mo. For example, inamoy mo. Alam mo namang hindi kaaya-aya yung amoy niya. Kakainin mo pa. Lalo na, alam na natin na bakterya pala yung dahilan. Nung ganung uri ng masasabi ko na masangsang na amoy na hindi katanggap-tanggap. Mm. So pinopoint natin, gagamitin natin ngayon ng brain. Matapos mong amuyin, dahil hindi katanggap-tanggap yung amoy niya, mm-hmm, dapat ang brain magdesisyon na sorry, hindi kita kakainin. At yung mata naman natin, ibig sabihin niyan, tingnan mong mabuti. Paano ginawa ito? Mm-hmm. Paano nabuo ito? Pag nakita mo, paano nabuo? Dahil malaman mo, nagatas ang pinanggalingan nito, paano tumigas ito? Ilang panahon ang ginamit nito? Dahil alam mo naman, ang isang bagay na tumagal na, pag walang tinatawag na preservative yan, magdidike yan. Mabubulok talaga ng todong-todo yan. Mm-hmm. Kaya ang papansin natin, kaya nga naging ganung tumigas yan, dahil talagang nasira na siya, nabulok na siya. Kaya lang, ang point nga, nakasanayan kainin, dahil ang alam nila, ay masarap yung lasa. Ayan, maraming salamat, Doc. Ngayon, Doc, ibahagi naman natin sa atin pong mga manonood kung saan naman tayo makakakuha yung mga nutritious foods naman, yung mga organic natin na mga makukuna ng calcium, protein. Oh, hindi ba, unang-una, kaya tinataas ko rito yung Council on Diet and Food. Hindi ba, lagi natin binabanggit yung tinatawag na fruits, nuts, grains, and vegetables, mm-hmm, contain all the food elements that the body need. Amen. So, ibig sabihin, inunahan na tayo noong 1800. Ngayon, pag pinag-aralan naman natin sa science ngayon, sa mga experts sa area ng nutrition, pinatunayan na rin naman ng napakarami mga PhD at mga nutritionist
na ito palang mga gulay, katulad ng kale, ng spinach, ng green vegetable, siyempre, itong sweet potato, ang palaya, malunggay, napatunayan na rin naman talaga ng mga siyensya yan. Kaya marami ngayon yung gumagamit ng malunggay. May mga turnips, may okra. Itong okra, alam ba na napakaganda yan sa elimination? Yung pampadulas ng dumi. Na para, fiber talaga siya doon. Talagang napakaganda ng okra, lalo-lalo na pagka kinain mo siya ng talagang raw. At meron din tinatawag ng mga broccoli, may mga lentils tayo. Lahat ng uri ng mga natural na mga gulay at pagkain ay ito yung pinanggagalingan ng matataas na amount ng calcium and protein. At isang example ko na nga lang, just imagine ang kalabaw at baka, tupa, kambing, lahatin mo na sila. Bakit nabubuhay sila? Damo lang naman talaga yung kinakain nila. Alam mo ba na pag-aralan nila Betty Kamen, isang PhD na kilalang nutritionist na gumawa ng libro, na ito palang berde o mga damong ito, ay meron tinatawag na sustansya na talagang enough na para buhayin sila. Ang point ito, bakit yung mga kalabaw at baka, hindi sila namimili? Kung ano lang talaga yung design sa kanila, yun lang talaga yung kinakain nila. For example, pawalan mo yung kalabaw at baka, hindi kakain ng hayop yan, hindi kakain ng daga yan, hindi kakain ng insekto yan, hindi kakain kahit anong makita yan. Basta sila, damo lang yung utak nila. Kaya kita mo, naaabot nila yung lifespan nila. Nagagamit sila, napaglilingkuran nila yung tao, at talaga nagiging blessing sila sa kanilang kapaligiran. Pero ang point ito, na pinakita na ating Panginoon, originally, during the time ni Adam and Eve, ang pagkain talaga ng tao, fruits, nuts, grains, and vegetables, huwag ka nang lumingon. Yung problema ng tao eh, binigay na nga eh. Talo pa tayo ng kambing eh. Subukan mo yung kambing ha. Bigyan mo ng tinapay, aamuin lang. Bigyan mo ng kende yung kambing, aamuin lang. Bigyan mo ng pizza yung kambing, aamuin lang. Lagyan mo ng beer yung kambing, hindi iinumin yan, aamuin lang. Iiwanan. Bigyan mo ng mga puto kutsinta, hindi gagalawin. Damo lang ang kainin. Bakit? Ang mind nila, binigyan sila ng Panginoon ng katalinuhan na damo talaga ang design sa katawan nila. Amen. Wala na akong masabi, no? Kaya mabigat itong bakbakan natin. Oo nga, sa totoo lang din sa atin po mga manonood, kung meron po kayong katanungan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay isend niyo po yan sa mga numbers po na magpa-flash sa inyong screen, and at the same time, mag-comment po kayo dito po sa Hope Channel, sir, North Philippines. Pinag-usapan natin yung food rich in calcium and protein, eh. Eh, bumabalik tayo doon sa ating propetisa, Ellen G. White, fruits, nuts, grains, and vegetables, na inassure tayo, nandun na lahat yung sustansya ng ating katawan. Eh, bakit pa tayo hihirit? Bakit kailangan pa nating, I'm sorry to use that word, yung sabihin yung nguyebin eh. Bakit hihirit ka pa? Eh, nandito na. Kaya tayo mga nilalang ng Panginoon, eh, sama-sama na lang tayo na kumain ng tama. Amen. Ayan, sa atin pong mga manonood, hindi po galit si Doc, kami po ay nagbabahagi lamang po. De, ganun lang talaga ako, dahil pagka-excited kasi ako, pag tinanong mo ako kung ano yung mayaman sa sustansya. Eh kasi siyempre naman, para sa akin naman, ang point ko lang dito, kung tayong lahat lang ay magpapakatotoo at magiging vegetarian tayo, walang ma-hospital. Amen. Hindi natin kailangan ng doktor. Dahil meron tayong sariling healing. Maraming salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, ilang paalala lang po, no, na talagang napakaalat po talaga nitong keso at hindi po siya naaakma na kainin natin sa atin, at ipasok natin sa atin pong katawan. And gusto ko lamang din pong ibahagi sa inyo na mas maganda po na tayo po talaga yung gumagawa ng sarili nating pagkain at yung natural na dapat nating ipasok sa atin pong mga katawan. Nakatulad nga yung mga binanggit ni Doc, 'di ba? Yung ating mga greens, yung ating mga fruits, yung ating mga vegetables, 'di ba? Lahat ng mga 'yan na talagang binigay sa atin ni Mrs. Ellen White ay talagang napaka-importante po sa bawat isa pong bahay, sa bawat isang tahanan, sa bawat pamilya, 'di ba? Na nanonood po ngayon ay ibahagi niyo po ito at kayo po nawa ay
ma-bless at ibahagi niyo po ito sa inyo pong mga kapitbahay, mga kahit sino pa po, kahit yung nakasalubong niyo lang, 'di ba? Pwede mo sigurong regaluhan ng Councils on Diet and Foods na libro, 'di ba? Para makatulong sa kanila, Doc. And at the same time po sa atin pong mga manonood, ay ngayon na po ang panahon para mag-send po kayo ng inyo pong mga katanungan dahil yan po ay sasagutin namin dito po sa Hope Channel North Philippines. Alam mo, sige, Doc. Kaya kung nasabing narupat, o medyo mabigat din ang labanan, siyempre kami, kuminsan may mga time na nagbibiyahe, di ba? Lalo na pag galing kami Laguna. Eh siyempre, pag ginutom ka, eh meron doon na makikita kang tinda na, ang tawag dyan ay buko pie. Ay, oo, Doc. Eh, pag nilagyan nila ng cheese sa ibabaw, eh sorry na lang, hindi ko na makain. Mm. Tapos kuminsan, meron din na, yung ano nga, puto bumbong ba yun? Mm-hmm. Tapos nilalagyan nila ng mantikilya sa ibabaw. Alam mo, talagang iiwanan mo na eh. Kasi may choice ka eh. Dahil kung hinalo, kung may halo, lalo na yung gutom ka, yung nabibili mga pizza, pag alam mong may cheese, dahil alam ko na, hindi maganda, sinasabi ko na lang na hindi bale na lang, kumain na lang tayo, mag-intay na lang, iinom na lang kami ng tubig. Ito pala yung bakbakan talaga, gyera. Ito yung tinatawag na hindi ordinaryo, yung labanan mo, yung craving mo. At papalitan mo ng kamote, saging, at sabaw ng buko, at laman ng buko na siyang kakainin mo. Para lang makasiguro ka na maganda yung pakiramdam mo. Pero i-turns dun sa tinatawag na, i-turns out na nawawala na sa panlasa mo. Maamoy mo lang, ayaw mo na. Totoo, Dok. Ang sarap isipin na ganun talaga tayo kinreate ng Panginoon, na talagang dun tayo sa natural para hindi tayo nahihirapan, hindi nagkakasakit yung ating katawan. Kaya, Doc, ito na, may mga katanungan na tayo. So, para po sa ating pong mga manonood, pwede po kayo mag-take note sa ating pong mga kasagutan. So, from Lilia Alvillar Alinio, sabi niya, Doc, lagi pong sumasakit ang ulo ko. Ano po kaya ang cause nito? Ang isa sa masasabi ko na maaaring maging dahilan nito ay ang tubig. Kasi isa sa palatandaan ng katawan natin ay dehydrated tayo. Siyempre, pag umihi ka, dumumi ka, napuyat ka, nag-exercise ka, napagod ka, ang tubig ng katawan bumababa yung ano niya, yung amount niya. Kasi 70 to 80% ng katawan tubig. Pag bumaba yun at hindi mo na-fill up ng the right amount, sasakit ang ulo mo. Mm-hmm. So, isa yan sa pinamajor na pinanggagalingan, lack of water, ayan, dehydration. Gusto ko lang din mag-add, Doc, no, kasi may ibang mga kababayan natin or yung mga nagme-message sa atin na mga yung may mga nararamdaman sila. I think yung sa pagkain din talaga, no, pag hindi na fa-flush lahat. Okay. O kaya yung constipated ka, yes, yung hindi ka nadudumi. Mm-hmm. One day, two days na nadidelay yung pagdumi mo. Mm-hmm. Isa rin yan sa cause ng migraine. Pangalawa, isa sa cause ng migraine yung gadget. Oo, totoo. Na pag na-over ka, talagang masyadong over ano yung brain mo. Mm-hmm. Nai-stress din yung ating brain. Ayan. Isa yan sa pinanggagalingan. Mm-hmm. Pangalawa, masasabi ko din na yung overwork. Mm-hmm. Yung wala kang time para magpahinga. Yes. Kailangan natin, no? Kailangan natin magpahinga. Mm-hmm. Pangalawa, exercise is one of the best one. Para ma-release yung mga acid at toxin sa loob ng katawan. At the same time, hydrate mo, inong ka na maraming tubig. Mm-hmm. And then later on, mawala yung migraine mo. Pero kung gusto mo ng instant, temporarily, na gusto mo i-correct yung pain mo, pwede ka magbabad ng paa, yung paa mo, sa mainit na tubig. Hindi naman yung nakakapaso. Mm-hmm. Kumuha ka ng timba o planggana, ilagay mo dun yung dalawang paa mo, and at the same time, habang nandun yung dalawang paa mo, uminom ka ng ginger tea. Mm-hmm. Para mabilis na ma-penetrate dahil merong natural pain reliever ang ginger. Okay. Maraming salamat, Doc. And ito, Doc, maganda po ba ang brown rice? Yeah, it's really good. Lalo na kung ito ay pinawa. Yung hindi yung tanggal lahat yung balat. Mm-hmm. Para yung fiber niya, yung B vitamins niya, available pa rin. Okay. Kaya I would suggest na non-GMO brown rice. Mm. Na ito po ay pinawa kung tawagin. Dahil maganda po ito sa pagdumi. Mm-hmm. Hindi tayo mako-constipate. Doc, may isang katanungan si Weng Peñaflor. Doc, totoo po ba na bawal ang vitamin C sa mga may kidney stone dahil nag-form po ito lalo ng mga stones? Wala namang masamang, kung hindi synthetic vitamin C, ay hindi naman masama. Mm. Huwag lang yung sobrang taas. Yung mga normal dosage lang. Mm-hmm. Kailangan din naman natin talaga ng vitamin C. Saka yung mga fruits naman natin, katulad for example ng lemon, calamansi, mm-hmm, mga fruits natin, saging, papaya, pinya,
dalanda natin, may mga vitamin C naman yan. Hindi naman masama yan. Mm-hmm. Pag vitamin C na nanggaling sa pagkain. Mm-hmm. Ayan, salamat, Doc. And from Julie Baruela, sabi niya, Doc, mga katanungan ng mga hindi natin nasagot. So, sa atin pong mga manonood, maghintay lamang po kayo dahil sasagutin po namin lahat yung inyo pong mga sinesend na mga katanungan. Sabi po ni Julie, Doc, ang magic sarap po ba ay considered na stimulant? Siyempre, kaya nga magic sarap eh. Ini-stimulate yung panlasa mo eh. Pero ang tanong, siyempre, lahat naman yan ay hindi natin alam kung anong klaseng taba yung nilagay nila. Siyempre, question mark yan. So, yun yung pinupoint natin na mag-iingat tayo. Ayan. Sa mga stimulating material para lang ma-invite yung kahinaan ng tao. Okay. From Harin or Jarin Edeza, Doc, ang mushroom seasoning po ba ay safe? Actually, depende yan eh. May mga certain processing ng mushroom na pag-commercialize, kuminsan nahaluan din ng pang-invite ng panlasa. Mm-hmm. Pero kung akong tatanungin, di ba merong mushroom na sariwa? Mm-hmm. Pwede mang ihalo na yun eh. Sa sinigang, o kaya meron kang lulutuin, para gawin mo ng part siya. Parang that way, alam mo na. Sahog na siya kasi doon. Alam mo na kung ano siya. Mm-hmm. Ang mayra, pag bumili ka ng powder na, hindi mo alam kung paano pinowder. Mm-hmm. O kaya ikaw na lang ang mag-powder. Oh, tama. Ayan. Para alam mo na yung timpla. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. No? And at the same time, Doc, gusto ko lamang din pong basahin. May isang nag-message sa atin, Doc, from Perth, Australia. Ayan, nagulat ako, Doc, kasi... Ito, ang message niya, Doc, medyo mahaba nga lang, ano? Pero natutuwa ako sa ating pong mga manonood, nakakatuwang isipin na meron tayong taga-subaybay na nasa ibang bansa. And ito po yung message niya. Good day. I am a newly baptized Seventh-day Adventist and thank God that He led me to the church. First, because after a year on becoming SDA, I was diagnosed with IgA glomerulonephritis kidney disease. And the doctor said my kidney function is only 15% and might be soon leads to kidney transplant and dialysis. I have started to be a vegan 3 weeks ago until now and have seen healthy changes like less dizziness and less fatigue. And we have been following Dr. Tam's kidney tips like drinking aloe vera juice with cranberries, malunggay with garlic and lemon juice, and eating fresh buko meat and buko juice. And the reason why we are writing today because we wanted to request if you can have an episode talking about this kind of kidney disease, glomerulonephritis, and especially the healthy diet I can have and add to my list because myself and my wife's goal is to restore my kidney and to be a living testament for others so we can promote healthy living like what Dr. Tam is doing. Naiyak ako, Doc. Bakit? Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang nag-send po nito ay si January Budomo, 37 years old. Diba? Ang bata pa, 37 years old, at meron na siyang problem sa kanyang kidney. Pero alam niyo po mga kaibigan, itong message na to ni Brother Janry, I think isa na tong talagang living testament, no, Doc, na 3 weeks pa lang siyang nag-vegan, pero nakita niya yung difference sa katawan niya. Yung pagkaiba, yung blessing ng Panginoon. So definitely po, di ba, no, Doc, magbibigay po kami ng isang episode that will talk about glomerulonephritis and at the same time, yung kung paano natin maiiwasan, kung paano natin makukure. Actually, to be honest, may self-healing ang body. Eh. Kaya pag pinag-usapan natin yung kidney disorder, actually, kuminsan masyado nating ina-underestimate yung organ ng katawan ng tao. Hindi naman to disposable eh. Sa aming mga karanasan bilang mga nag-a-advocate ng natural na kapamaraanan, ang organ ng katawan ng tao ay hindi ganun kadaling sirahin. For example, ang kidney natin, pag nalinis yan, gumaganda uli yung creatinine, yung functions niya as a filtration system. So ngayon, pag bumaba ang creatinine, tumaas ang creatinine mo at tinabing 15% lang, kuminsan barado lang. At pag nilinis natin yan, katulad nga nung aloe vera na nabanggit ko, na hinaluan mo ng cranberry, nakatulong din yan sa kidney. At kung medyo ano pa ng konti, mag-take sila ng Urba Ursi. Itong Urba Ursi ay kilala na ito. Papakuluan lang nila, bili sila ng tea, marami naman nabibili niyan sa mga health store, uminom sila ng twice a day. At makikita nila na yung 15% na yun, pwede pala maging 50. Ayun ang tanong, bakit transplant na pinag-uusapan agad?
Pag-usapan muna natin yung tinatawag na subukan pa mo para mabalo o yung daanin sa santong paspasan bago sa santong dasalan. Sa daanin mo na sa santong dasalan bago sa santong paspasan. Naranasan ko yan sa napakarami ng mga dinadialysis na nang nag-vegetarian at uminom nitong tinatawag na mga inumin na natural at hindi kumain ng animal protein at hindi kumakain ng processed food and anything na inorganic, bumalik yung kanilang kalusugan. Okay. Bumalik yung kidney. Kaya kung sasabihin nila yung kidney, tanggalin na, I'm sorry, I'm not gonna suggest that right away. Mm-hmm. Why not just do your part first? Mm-hmm. And then let's see what's gonna happen. If the Lord will take over, I believe nothing impossible. Amen. Maraming salamat, Doc. Yeah. At mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa amin po ngayong hapon pong ito. At subaybayan niyo po kami muli sa mga susunod pa po nating mga topic sa mga susunod na linggo. Doc, ngayon siguro yung panahon para ipanalangin natin yung ating pong mga okay. May prayer request. So before po tayo magtapos, so tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kaming nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong wagas na pagmamahal sa buong sangkatauhan, Ama. Lubos po namin ngayong inilalapit, Panginoon, ang paghingi po namin ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Dalangin po namin, Ama, ang mga taong may mga kasakitan, ang mga nasa banig ng karamdaman ngayon, na katulad po ni Brother Janry Budomo, Panginoon, na nasa Australia, kasama po ang kanyang may bahay. Ingatan niyo po sila, Ama, at tulungan niyo po sila, Ama, na magkaroon po ng panibagong pag-asa dahil po sa natural na pamamaraan upang mapagaling, Panginoon, at masave, Panginoon, noon ang kanya pong kidney. Gayon din po, Ama, dalangin po namin si Mark Ibang sa kanya pong heartburn, si Mrs. Alcantara sa kanya pong kasakitan ngayon. Gayon din po, Ama, si Mrs. Gloria Coderes sa kanya pong cancer. At lahat po, Panginoon, ng mga taong nagkaroon po ng cancer at nagdadialysis ngayon ay dalangin po namin, Ama, ang inyo pong presensya sa bawat isa po sa kanila na kayo po, nawa, Ama, ang magpagaling po sa kanila dahil naniniwala po kami, Ama, at niyayaka po namin, Panginoon, na kayo po ang dakila naming manggagamot dahil ito po ang lahat ng aming panalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Doc. At maraming salamat po sa ating pong mga manonood ngayong hapong ito dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Subaybayan niyo po kaming muli next week dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan.